Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kasalukuyang merong nakatagong mga kakaibang kagamitan sa Vatican na kung sakaling malaman raw ng publiko ay paniguradong magdudulot ng matinding kaguluhan? Kaya mula sa anghel na nakakulong sa ilalim ng nasabing simbahan hanggang sa katawan na naglalaman ng sekreto patungkol sa paggunaw ng mundo ay ito ang sampung pinaka nakakapangilabot na bagay na natagpuan sa Vatican. At kung handa ka ng malaman at makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, nakakulong na anghel. Alam mo ba na mayroong mga kumakalat na kwento-kwento na nagsasabi na mayroon daw tinatagong totoong anghel ang simbahan ng Vatican na ayaw nilang ipagbigay alam sa publiko? Ayon sa mga sabi-sabi na ito ay nagkaroon daw ng matagumpay na pagkakataon noon ng mga pari sa Vatican na tumawag ng anghel mula sa kalangitan na kanilang hinuli at ikinulong kung saan ito raw ang kanilang tinatanong patungkol sa mga kaalaman na mahirap mapatunayan o maintindihan kagaya na lamang ng kung ano ang mangyayari sa atin matapos ang ating kamatayan. Marami ang naniniwala na ilang siglo na ang nakararaan noong nahuli ng Vatican ang anghel na ito, na kasalukuyang nakakulong sa kailaliman ng kanilang simbahan para masiguro na hindi ito malalapitan ng kahit na sino, na posibleng magpapasyang palayain rin ito sa dulo. Number 9, Papal Doppelganger. Ang isa sa pinakasikat sa mga kumakalat na kwento-kwento patungkol sa mga itinatago ng Vatican mula sa mata ng publiko ay ang tinatawag na Papal Doppelganger o yung mga kalook-alike ng mga papa na siyang substitute ng mga ito sa tuwing bumibisita at pumupunta sa mga lugar pang publiko na ayon sa paniniwala ng mga tao ay ginawa ng Vatican para maprotekta ng mga Pope mula sa mga assassination attempts na maaari niyang maranasan sa simpleng pagpapakita lamang sa mga tao. Ang ganitong tsorya ay nagsimula matapos magkaroon ng mga balibalita na nakita ang ilan sa mga Pope sa dalawang magkaibang lugar ng sabay na dinadagdagan pa ng ilang mga tauhan mula sa Vatican na nagsabi na mayroong mga programang isinasagawa ang Vatican kung saan nila tinutulungan ng mga tao na mayroong itsura na malapit sa kasalukuyang papa kung saan sisiguraduhin nila na magiging maayos ang buhay ng pamilya nito basta't siya ang gaganap na Pope na nagpapakita sa publiko. Ang pinakasikat na sinasabing ebidensya patungkol sa kakaibang programa na ito ay ang nangyari kay Pope Paul VI na posibleng pinalitan raw ng kanyang doppelganger noong tumanda na siya. Sa kadila ng bigla na lamang nagbago, hindi lamang ang kanyang itsura at pag-uugali, kundi pati na rin ang kanyang sikat na singsing na siyang naging dahilan para mas lalong lumakas ang kutob ng mga tao patungkol sa sikreto ng Vatican. Number 8, kagamitan ng mga alien. Ang susunod na bagay na pag-uusapan natin sa listahan na ito ay ang sinasabing nakatago sa loob ng vaults sa ilalim ng Vatican. Naayon sa mga kwento-kwento ay naglalaman ng mga kakaibang kagamitan sa kadila ng maraming naniniwala na mayroong mga teknolohiya na nagmula sa mga alien ang nakatago sa loob nito na hindi lamang ipinapaalam sa Vatican sa publiko. Nagmula ang tsorya na ito sa pagkakaroon ng Vatican ng napakaraming mga artifacts, kung kaya't mataas ang posibilidad na ang ilan sa mga ito ay hindi pa nanggaling sa ating mundo, kung saan maaaring kabilang daw sa mga ito ang mga teknolohiya na mas advanced sa kung anong meron tayo sa ating planeta, mga pyesa ng UFO o di kaya bangkay ng mga alien, na siyang rason daw kung bakit sadyang mahigpit ang pagbabantay ng Vatican sa kanilang vaults kung saan sadyang bilang lamang ang pwedeng pumasok rito at hindi ito bukas sa mata ng publiko. Number 7, sinumpang kagamitan ni Judas. Sa dinami-rami ng mga artifacts na maaaring matagpuan natin sa loob ng vaults ng Vatican ay sinasabing merong isang nakatago rito na may sadyang madilim na kwento. At ito ay ang 30 piraso ng silver na ibinayad kay Judas para traidorin si Jesus. Ang mga bariyo na ito ay sinasabing naglalaman ng malakas na sumpa na siyang nagdala ng kamalasan sa sinumang nakakahawak sa kanila. Kung kaya't kasalukuyang nakatago raw ito sa vaults ng Vatican para hindi na makapagdulot pa sa kahit na sino ng kapahamakan. Pero sa kasamang palad ay ang pagmamay-ari doon ng Vatican ng mga silver coins na ito
ay siya ring dahilan kung bakit maraming mga iskandalo at mga kwento-kwento ang umuikot patungkol sa kanilang simbahan na posibleng nagpapakita na maski sila ay naaapektuhan rin ng kamalasan. Dagdag pa sa pagdudulot ng matinding kamalasan sa sinumang makakahawak rito ay ang sinumpang mga barya na ito ni Judas ay sinasabing nagdudulot rin ng pagkabangungot, matinding sakit at pagkarinig ng mga bulong sa tenga ng sinumang hahawak sa mga ito. Kung saan ayon nga sa ilan ng mga nabiktima na nito ay tila ba bumubulong raw si Judas sa kanilang tenga na hanggang ngayon ay patuloy pa rin nagsisisi sa pagtatraidor na kanyang nagawa. Number 6, dugo ng Nephilim. Ang mga nilalang na tinatawag na Nephilim ay ang mga higante na sinasabing bunga matapos ang pagsasama ng isang tao at anghel na in sa tsorya ng ilan ay sadyang konektado sa pagkakaroon ng ilan sa atin ng rare na klase ng dugo na kung tawagin ay Rh negative na nagdudulot ng pagkakaroon ng kawalan ng Rh factor na isang protein na matatagpuan sa surface ng blood cell ng isang tao kung saan merong mga kumakalat na kwento-kwento na alam ng Vatican ang koneksyon ng mga Nephilim sa mga taong merong dugo na ganito na ayon sa tsorya ng ilan ay maaaring siyang ninuno din daw ng mga ito. Pero dahil sa sadyang nababalot pa rin ang misteryo hanggang sa ngayon, ang mga hinahawakang kaalaman ng Vatican ay hindi pa rin natin alam kung ano nga ba ang koneksyon ng mga Nephilim sa Rh negative na dugo hanggang sa kasalukuyan. Number 5, nakatagong time machine. Magbalik muli tayo sa mga kagamitang nakatago sa loob ng vaults ng Vatican. Sa kadila ng merong mga kumakalat na kwento-kwento sa publiko patungkol rito na nagsasabi na meron daw nakatagong isang time machine rito na siyang ginamit raw ng Vatican para makita ang parehong nakaraan at hinaharap na naging daylan para kasalukuyang mas marami silang nalalaman patungkol sa ating kasaysayan. Ang dalawa sa mga tsorya ng ilan patungkol sa pinagmula ng teknolohiya na ito ay ang ilang dekadang paggawa daw dito ng mga pari o di kaya pagkabigay nito sa kanila ng mga alien na dating bumisita sa ating planeta. Sinasabing ginamit din daw ng Vatican ng time machine na ito para baguhin ang ating kasaysayan kung saan maliban sa pagkaka-witness nila sa mga makasaysayang kaganapan kagaya na lamang ng pagkakapako kay Jesus ay binabago rin nila ang mga nagaganap sa nakaraan para makuha nila ang gusto nilang outcome o resulta sa kasalukuyan. Number 4, ang sinapit na Emanuela Orlandi. Pag-usapan naman natin ang isa sa pinakamisteryosong kaganapan na konektado sa simbahan ng Vatican. At ito ay ang pagkawala ni Emanuela Orlandi, na anak na babae ng isang Vatican employee, kung saan ayon sa nalalaman ng kanilang pamilya, bago ang kanyang pagkawala ay umattend raw sa isang music lesson noon sa Roma ang bata. Hanggang sa tuluyan na itong nawala na siyang naging daylan para maraming magkaroon ng tsorya at hinala sa sinapit ni Emanuela. Kung saan ang isa na rito ay ang sinubok na mapatunayan noong 2019 kung saan inimbestigahan ng mga pulis ang 2,000 sa Teutonic Cemetery sa loob ng Vatican na pinaniniwala ang naglalaman ng bangkay ng bata. Pero matapos nilang galugarin ang 2,000 ay wala sila ritong natagpuan. Nikuroon lamang ng progreso ang pag-iimbestiga ng mga pulisya sa sinapit ni Emanuela matapos silang makatanggap ng isang larawan patungkol sa isang estatwa ng anghel na nakaharap sa iniimbestigahan nilang libingan kung saan posibleng nakaharap daw ang estatwa na ito sa lugar kung saan itinago ang bata. Nasaksamang palad ay hindi na nila nagawa pang imbestigahan dulot na pinagbawalan na silang mga alam ng Vatican. Number 3, Portrait of Antipope. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na meron tayong matatagpuan na isang imahe sa loob ng malawak na koleksyon ng Vatican na patungkol sa misteryosong individual na kung tawagin ay Antipope? Ang painting na ginawa sa imahe ng individual na ito ay sinasabing nagdudulot ng kamalasan at kawalan ng pag-asa sa sinumang titingin rito. Sa kadila ng ang Antipope ay ang kalaban ng Papa sa trono ng pagiging may pinakamataas na ranggo sa simbahang Katoliko. At ang paniniwala raw ng ilang mga tao na gustong sirain ang Vatican ang siyang gumawa at nagbigay buhay sa painting na ito na kasalukuyang kabilang sa mga kagamitang pilit na itinatago ng Vatican sa publiko. Kung kaya't kahit pa marami nang naniniwala na totoo ang painting na ito,
ay iilan pa lamang ang nagagawang makakita rito. Number 2, Catacombs of Los Cardinals. Nakatago sa ilalim ng napakagandang hardin ng Vatican ang isa sa pinakamisteryosong catacombs sa ating planeta. At ito ay ang tinatawag na Catacombs of the Los Cardinals. Sa kadila ng ito raw ang nagsisilbing libingan ng mga dating cardinals na bigla na lamang naglaho sa mata ng masa, na ayon sa paniniwala ng ilan ay maaaring pinlano rin daw ng simbahan. Dulot na merong mga kumakalat na kwento-kwento patungkol sa mga cardinals na ito, na hindi lamang daw sila ang naging biktima ng mga assassination attempts, kundi pati na rin ang mga naganap na away sa loob ng Vatican, kung saan para masigurado na iisa lamang ang itinuturo at pinaniniwalaan ng simbahan na ito, ay agad daw nilang tinatapos ang buhay ng mga cardinals na nagsisimulang magplano ng pagbabago, at para masiguro na hindi mapapakailaman ng kahit na sino ang mga bangkay na ito na maaaring maging dahilan para lumabas ang kanilang baho, ay hindi raw pinapapasok ng Vatican ng publiko sa libingan na ito na hanggang ngayon ay tanging nalalaman lamang ng mga tao mula sa mga kwento-kwento. Number 1, ang katawan ni Saint Malachi. Ang pinakahuling bagay na matatagpuan sa Vatican na tatalakayin natin sa ating listahan ay ang katawan ng dating santo na si Saint Malachi, na sinasabing nakalagay sa loob ng isang sarcophagus na kasalukuyang matatagpuan sa ilalim ng Vatican. At ang sadyang kakaiba patungkol sa santo na ito, na siyang rason kung bakit hanggang ngayon ay kilala pa rin siya ng mga tao, ay ang sinasabing ibinigay raw nito na propesya noong nabubuhay pa siya. At ito ay ang tinatawag na Prophecy of the Popes, na patungkol sa 112 papa na susunod sa kanya, kung saan hindi lamang sinabi ni Saint Malachi ang kanilang pangalan, kundi pati na rin ang mga kaganapan na mangyayari sa panahon nila. At ang pinakahuling pope raw na pinangalanan niyang Peter the Roman ay ang magdadulot ng pagkagunaw ng mundo. Kahit na marami ang hindi naniniwala sa propesiyang ito ng santo, ay may ilang mga pari pa rin ang nagsasabi na totoo ito. Dulot na kilala raw si Saint Malachi sa kanyang kapabilidad na makita ang hinaharap, kung saan maraming mga bagay ang kanyang nahulaan noong nabubuhay pa siya. Yan siyang rason kung bakit maraming mga pare ang kasalukuyang nagdadasal sa kanya. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito, kaya para sa iyo kasaliksik. Alin sa mga bagay na ito ang sa tingin mong pinakamisteryoso sa lahat patungkol sa Vatican? I-comment mo naman yan sa baba.